Ngayon, bakit ho ako ay masyadong interesado rito sa issue na ito? Alam naman ninyo, 1976, nagsimula tayong magbiyahe dyan sa Japan bilang entertainer. Nagsimula tayo noong 76. At noon tayo ay nasa media na, ito'y panahon ni Mrs. Cory Aquino. Pinagtangka ang ibenta yan, yang Roppongi. Malaki ang naibahagi natin para hindi matuloy sa panahon ni Mrs. Cory Aquino ang bentahan ng RP properties sa Japan. Pinagtangkaan na yan eh, noong panahon ni President Cory. Alam niyo kung bakit na-abort o hindi natuloy yung pong bentahan na yan? Meron tayong isang kababayan doon na Japanese citizen. Ngayon ay nakausap namin at tumawag sa atin, nakausap natin. Sa telepono lang naman natin nakakausap noon, hindi naman umuwi dito yon. Yung taong yon ay interpreter ng Tokyo Metropolitan Tokyo Police. Ha? Sa totoo lang, pinsang buo ito ni Kawaldi Carbonell, yung naririnig ninyong commentator, makabayang commentator. Ngayon, dito rin sa nagpo-programa si Kawaldi Carbonell, pinsan niyang buo yun. Ngayon, kinontak tayo nun. Ano yun eh? Magaling sumulat yun eh. Marunong yun, nag-aral yun eh. Naging Oxford Fellow pa yan eh, mga kaibigan. Ngayon, pinakiusapan niya tayo na kung pwede ay mapalathala dito sa Pilipinas ang tungkol sa nangyayaring plano na ibenta yung mga property natin sa Japan. Bueno, mga kaibigan, nandun tayo sa pinag-uusapan natin kanina, itong sa Tokyo, Japan. Di ko lang matandaan kung saan tayo tumigil doon. Eh bueno, yan po eh, malaki ang nagkaroon tayo ng ambag dyan eh. Naghihirap tayo dyan sa issue ng naudlot na pagbebenta na tinutulan natin noong panahon ni Presidente Cory Aquino. Kaya hindi natuloy yung bentahan na yan. Katunayan ha, yung aming effort, kasi nga, kinausap tayo para malathala dito sa pahayagan dahil noon nakapagsusulat tayo paminsan-minsan sa Manila Bulletin. Ano ho? Naglalabas tayo dyan ng mga article. Eh ngayon, naipalathala namin yan doon sa Manila Bulletin. Dalawa kami ang yung nandun sa Japan na babae, yung ano siya, Japanese citizen na Filipino, at siya ay nagtatrabaho nung bilang interpreter ng Metropolitan Tokyo Police. Halimbawa, may mga na-arestong dayuhan, lalo Filipino at saka mga English-speaking na foreigners. Siya ang tinatawag na interpreter. Pati sa korte, yun siya rin. E ngayon, nilabas nga namin yan at siya, mag-isa ang Pilipinong nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Philippine Embassy. Kaya maraming mga taga-embassy noon ang nagalit sa kanya na napasama tayo sa mga pagbatikos doon sa mga tiwaling opisyal ng Philippine Embassy noon. Ha? Pati tayo ay hinaras din ng mga taong yan. At dahil nga doon sa na-abort o hindi natuloy na kwanho, bentahan ng ating property. Kasi yan eh, patrimonial property yan eh, na itinuturing eh.
pamanayan ng kasaysayan sa atin at napakahalagang simbolo niyan na magpapagunita sa pinagdaanan ng mga Pilipino sa kapanahunan ng digmaan, ha? Nung tayo ay sakupin, nung World War II, nung tayo ay sakupin ng bansang Hapon. Yan ang naging kabayaran sa pinsala na ano ho, ha, ng bansang Hapon dito sa Pilipinas. Ngayon, yun nga, mag-isa siyang nagsagawa ng kilos protesta. Alam niyo kung sino kasama niya na nag-rally? Kasi hindi pa naman noon gaanong wala pang organisadong samahan ng mga Pilipino noon. Ang ginawa niya ay pinakiusapan niya yung mga Tokyo Police. Ha? Yung mga police ng Tokyo, nagsuot ng civilian. Pagkatapos ay kasama niyang nag-rally doon sa harap ng embassy. At yan nga po ay inilathala namin dito sa pahayagang The Manila Bulletin. Yun ang naging dahilan para magkaroon ng Senate investigation. Inimbestigahan ho yan ng Senado. Kundi ako nagkakamali, anong taon yun? Mga 1987, ha? Mga kaibigan? Between 87 or ano yan eh? 89 eh. Yan, yung mga panahon na yan. Hindi ko na ma-recall ngayon, ha? Kung kailan po yan. Basta yan ay nagkaroon tayo ng pagsisika para hindi ma ano yan, ha? Manakaw yan pong mga property na yan. Malalaking tao ang nasa likod ho niyan. Na kung hindi dahil doon, ha, at sa pagsisikap natin, araw-araw din nating pinupulutan sa radyo yan eh. Nung ang programa ko noon, hapon pa eh, sa DWBC, natatandaan ko yung istasyon eh. Nando doon tayo noon. At binabakbakan natin yung araw-araw sa programa natin. Kaya natawagan ng pansin ang Senado upang magsagawa ng investigasyon. Inimbestigahan niya, sila Enrile nag-imbestiga dyan, Senador si Enrile noon, yung first term niya as senator. Ngayon, kaya ito ay hindi natin makakalimutan dahil isang beses ay naging bahagi tayo para mapahinto yung plano, masamang balakin na planong ibenta yung mga property na yan na pag-aari ng Pilipinas sa Tokyo. Yan eh, very symbolic yan. Lalo-lalo na dun sa mga ating mga magulang o mga ninuno na nagbuwis ng buhay, di ba? Nung panahon ng World War II. Yan ang magpapaalala sa atin, di ba? Sa mga pangyayari at dun sa mga taong nagbuwis ng buhay, ha? Sa paglahok nila sa digmaan, di ba? Upang ipagtanggol ang ating bansa at ang ating mga mamamayan. Na hari nawa, mga kaibigan, ay dahil dito kay Boy Pinger ay wag matuluyan. Alam niyo naman to si Boy Pinger, puro salita rin yan. Kung makapagsalita, akala mo dadaan ka muna sa ibabaw ng kanyang bangkay, ha? Bago maibenta iaampong mga property na yan sa Tokyo, Japan, na pag-aari ng Pilipinas. Baka akala ninyo magkano ang halaga niyan. Yun lamang dalawang nasa Tokyo. Ang pinakamahal doon, yung Roppongi. Kakaprasong lupa ron eh, napakamahal. Kaya doon sa Roppongi, kahit naman sa Japan eh, kahit saan ka magpunta, talagang mahal ang lupa dyan. Lalo-lalo na ron sa Roppongi. Doon makakakita ka ng kakaprason lote, pero ang taas ng building, para masulit, yung pong gusali. Siguro meron ka lang diyang 50 square meters, malaking pera na yan eh. Wala nang halaga, hindi kayang bilhin yan eh. Mabibili yan kung
medyo mababa at saka pag nanakawan yan, napakamahal mga kaibigan. Eh, daig mo pa yung bumili ng lupa sa Amerika kung diyan ka bibili. Ah, sa Roppongi at yung Shibuya. Mahal din yun. Yung Shibuya eh, papasok ng konti lang yun. Konti lang. May isang kalyeng papasok, main road. Ah. Tapos may kaprasong lakad lang. Siguro ilang hakbang lang mula doon sa kanto nung main road, mga kaibigan. Nandoon ka na sa yung dating kinaroroonan ng Philippine Embassy. May building dati yun. Oh. Eh, ano ho yan? Ah, tiyak na meron mga nagbabalak, eh sino pa? Hindi naman po pwedeng basta ibebenta lang yan nang walang pahintulot ni Presidente Digong nyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay.